ano ang masasabi ko dito? Well, actually, dapat nga ang review ko dito, ang final review ko dito ay dapat X. Kaya talagang sasabihin ko sana na wala akong naramdamang pagbabago, ganyan-ganyan. Pero, I was really shocked sa mga nakakakita sa akin. Mabuhay! 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 My name is Rining Sainsin and welcome to my channel. On today's video, ang gagawin ko naman ay magbibigay ako ng review sa another skincare product na ginagamit ko sa kasalukuyan. At ito yung 98% Tomato Glass Skin ng Fresh Skin Lab. Ipapalink ko ng konti kasi ay nag-reflect sa ring light. Ayan siya. At kung mapapansin nyo sa aking background, nandito po ako sa tindahan namin, sa aming munting tindahan. At ang ngayon po ay July 1, Friday. At ang oras ay 8:44 na po ng gabi. So ngayon po ay sarado na kami at naisip ko na mag-vlog dito para maiba naman. So, iyon. At ngayon ay ito ang bibigyan ko ng aking review sa paggamit ko nitong Tomato Glass Skin ng Fresh Skin Lab. At bakit nga ba ako gumamit nito? Well, actually, in order ko ito sa Watson, sa Shopee to be exact. At ang bibiling ko lang sana ay yung Argan Oil ng Silk Secrets para sa aking hair kasi nga kareriban lang ng aking buhok at gusto kong mas mapanatili pa, mas tumagag yung effect ng riban sa akin. So, yun ang in-order ko. Kaya lang naisip ko na sayang naman ang shipping fee kung isa lang ang bibiling ko, ang o-ordering ko. So, naisip ko na magdagdag ng ibang produkto. Naisip ko yung skincare na pwede kong i-apply sa aking mukha kasi napansin ko na parang nagda-dry na yung mukha ko. So hanggang sa nanood ako sa YouTube at napanood ko yung vlog ni Miss Georgia Relucio at nagbigay siya ng review tungkol dito sa Fresh Skin Lab na Tomato Glass Skin. On pa man, napapanood ko na si Miss Georgia at napansin ko yung skin type namin ay parang halos pareho lang, the same. Parehong maarte. Yung ganon, yung tipong parehong sensitive yung skin namin, yung tipong hindi kami basta-basta gumagamit ng mga skincare product, ganyan. So ayun, at napansin ko kung ano yung hiyang sa kanya, nagiging hiyang din sa akin. So ayun, nainganyo ako na subukan ito. At ayun, umorder ako nito at kasabay din nitong Fresh Skin Lab na to, umorder din ako nitong moisturizing cream salt scrub. Tomato Glass Skin din siya, pero sila ng produkto ng Fresh Skin Lab. Ayan. At pero silang made, itong Fresh Skin Lab ay made in Korea. Dinidistribute siya sa Pilipinas, pero ito po ay made in Korea. At ito ay in-order ko nitong June 14. At dumating nitong June 19. At i-share ko sa inyo yung first two nights na ginamit ko ito. At ito, panoorin po natin. So ngayon po ay 9:32 na ng gabi. Ako ay nakapag-wash ng aking face. Ako po ay nakapag-toner na gamit itong aking favorite na Bello. Pore Refining Toner. Ayan po siya. So, try na po natin gamitin itong 98% Tomato Glass Skin from Fresh Skin Lab. At ang model pala nito ay, ito ba si Catherine Bernardo? Ayan siya. Catherine Bernardo. So, i-open na po natin. At sana ay maging hiyang siya sa akin.
So, buksan natin. Matatanggal si Catherine Bernardo. Maladami siya. Huwag natin sirain. Sayang. Ayan. Ganun na lang. Ayan. Tapos, buksan natin. Kung ano meron sa loob. Ayan siya. Yun. All white. Kulay puti. At ang amoy niya, hindi ko ma-explain. Pero, sakto lang yung amoy. Hindi siya super bango. Sakto lang. So, apply ko na po sa aking mukha. Pasensya na po, nag-glow ang aking skin sa aking ring light. Hindi ko na makita yung totoo kong kulay. So, tingnan po natin kung ito ba ay kung mag-glow bang skin ko dito. At matatanggal ba ang aking melasma. So, ayan, I'm finished. At bukas ng umaga, ilalagay ko to sa ref para mas maganda kasi ito pag may pagmalamig. Pag nilalagay nyo ito sa ref, tapos pagdating ng gabi, gagamitin nyo. Mas masarap sa pakiramdam na malamig pag pinapahid nyo ito sa mukha nyo. Yun, try ulit natin bukas. The next day. Second night. Several days later. So ngayon po ay July 1 nga, and after almost 1 week ng paggamit ko nito, well, hindi naman dire-diretso as in 1 week talaga na religiously ginagamit ko ito. Every other night, yon ginagamit ko ito. Ano ang masasabi ko dito? Well, actually, dapat nga ang review ko dito, ang final review ko dito ay dapat X. Ganyan, tarabang sasabihin ko sana na wala akong naramdamang pagbabago, ganyan-ganyan. Pero, I was really shocked sa mga nakakakita sa akin. Well, ang first na may nag-comment sa akin ay nung pumunta ako sa kabilang bahay dito sa kamag-anak namin sa kabila. Eh di, meron kaming kamag-anak doon. Yeah, yung bata siya. She's only 6 years old yata. Eh di, magkatabi kami, medyo nagchichikahan kami, ganyan. And then, nasabi niya sa akin, alam mo, ang puti-puti mo, ganyan. So, ako naman, parabang, dahil sa bata siya, so, inisip ko na, parabang, natutuwa lang siya sa akin, gano'n. So, tumawa lang ako, ganyan. And then, kanina naman, eh di, namalengke ako, kachikahan ko, itong yung kausap ko sa palengke kasi bumili ako sa kanila ng mantika na ititinda namin. And then, actually, di, syempre, lumabas ako. So, naka-face mask pa ako, ha? Ganyan. Wait lang, kukunin ko yung face mask ko, ha? Eh, di, naka-face mask pa ako na ganyan. Yan. And then, sabi niya sa akin, pumupati ka, ganyan. Tapos, ang kinis mo, ganyan-ganyan. So, ako naman parang, ano pinasasabi nito, ganyan, tapos baby na ba ako pa nga? Sigurado ka, ganyan, baby na ba ako pa nga? Tapos, so, na-shock ako, tapos hanggang sa, sabi niya sa akin, pumuputi ka, tapos, ano ba'y gamit mo? So, chika-chika, ganyan. So, sabi ko, Fresh Skin Lab, Tomato Glass Skin, ganyan. Akala nga nila, ang gamit ko ay yung Brilliant. Yung ini-endorso ni Andrea Brillantes ba yun? Ganyan. So, ako sabi ko, hindi, Fresh Skin Lab ang ginagamit ko. Hanggang sa pag-uwi ko dito, dun ko lang na-realize na ang ganda pala ng epekto nito sa akin. Kasi akala ko, wala siyang effect sa akin. Hindi siya maganda. Yun pala, yung sinabi ng kamag-anak namin dyan sa kabila, yung bata, at yung sinabi ng dati kong kasama sa palengke na
pumuputi ako, ayun, kumikinis yung mukha ko. So, ibig sabihin, effective siya sa akin. Wow! Tapos napaisip pa nga ako na baka nag-iba ang tingin nila sa akin, pumuti ako ganyan. Kasi nga, dahil karereband lang ng aking buhok, tapos may kulay pa, ganyan, tapos short hair pa ako. Kaya lang, naisip ko din, so ina-analyze ko nga na ito nga ba ay maganda effect nito sa akin or hindi. Kaya lang yun nga, naisip ko na, last year din naman, nagpa-reband ako, nagpa-hair color din naman ako, at yung gumawa sa akin ng buhok last year at this year ay the same, si Sir J. Jacob pa din ang nag-reband sa akin. Eh, pero last year, wala namang pumuna sa akin na, kumikinis ka, pumuputi ka, wala namang ganun eh. Pero this time, nung gumamit ako nito, at may napansin na kakaiba sa akin yung katsikahan ko sa palengke kanina. So, it only shows na effective ito at partida pa, naputian pa siya sa akin. Pero imagine ninyo, naka-face mask pa ako ng lagay na yan. Sa paggamit din nito, hindi lang naman ito ang ginagamit ko para masabi ko na naging effective siya sa akin. Well, syempre, gumagamit din ako ng facial wash at pagkatapos ay toner. At kasalukuyan, ito yung ginagamit ko. Ito yung facial wash na Kojisan. At itong pagkatapos mag-facial wash, gumagamit ako ng toner ng Belo na kulay pink. Well, actually, hiyang talaga ako sa facial wash ng Belo. Kaya lang sinubukan ko ito kasi gumagamit na ako ng Kojic soap. Pero sa pag-obserba ko, mas hiyang pa rin sa akin yung Belo na facial wash. Pero yun, ang masasabi ko rin na siguro nakatulong din ito sa akin dahil ayun nga, napumuti nga daw ako. At sa mga interesado, ang price po nito ay $249 po siya. Tapos, ito yung kulay niya. Ayan. Kulay white siya. As in, white talaga siya, ha? Ayan. Ayan. Kulay white na cream. Tapos, nilalagay ko ito sa ref para pagdating ng gabi, mas masarap siyang gamitin sa mukha. Kasi, yung lamig, nakakatulong, sa pagkakalam ko, nakakatulong din siya para mag-close yung mga pores sa ating mukha. Sa pagbigay din ng review nito ni Miss Georgia, ginagamit din niya itong lotion sa katawan niya. Pero ako kasi, tamad kasi ako mag-lotion sa katawan ko. So, usually, ito ay ginagamit ko lang sa mukha. Yun. Kasi yun nga, medyo hesitant ako, medyo nag-aalangan ako na gumamit nito. Kasi nga, meron din ako isang produkto na ginamit before, no, ginamit ko noon, tomato glass skin din siya. And after a while, siguro after mga 2 weeks ganyan, at tinamad na ako, inihinto ko na siya. Kasi napansin ko na parang wala naman nagbabago. At ito yon. So, ito siya. Ever Organics 95% tomato glass skin. At ayan, 300 ml din ang laman niya. Tapos ang pinagkaiba naman nila ay ito, clear naman ang kanyang pagka-cream. Clear, transparent lang siya. Ganyan lang siya. Tapos every night noon ginagamit ko din siya at nilalagay ko din sa ref. Tapos mabango siya, mas mabango siya. And ayun, ang dami pa niyang laman. Pero habang tumatagal, tinamad ako, hindi ko na siya ginamit. Bakit? Kasi pakiramdam ko wala namang nagbago, walang glass skin na nagaganap or whatsoever. At nung ginamit ko ito, wala namang nakakapansin sa mukha ko. Unlike ito, for only 1 week sa paggamit ko nito, meron nang nakapansin sa akin. So, kaya positive comment na nasabi nila sa akin. Dun ko mas na-realize na oo nga, totoo nga na very effective, maganda siya sa skin natin, maganda siya sa mukha natin. So ito ay soothing gel lotion din. So sa mga mahilig mag-lotion,
pwede nyo rin itong gamitin bilang lotion nyo. At ang masasabi ko ay, effective siya sa akin. Maganda siya. Legit ang review dito. So, yun lamang po at hanggang dito na lamang. At sana po ay nagkaroon po kayo ng idea tungkol sa skincare product na ito ng Fresh Skin Lab. So, hanggang dito na lamang po and thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!